Inimitahan ko ang lahat na dumalo sa aking hapunan mamayang tikip silim. Ang nasabing hapunan ay gaganapin dito mismo sa aking tahanan. Sa ibang bansa, gaya ng sinasabi ng isang dayuhang manlalakbay. Hus! Inggit lamang yan! Si Ginoong Laruang, tanungin ninyo kung may makatatalo pa sa kamangmangan at pagka makapagwalang bahala ng mga Pilipino. Kilala rin niya ang bansang ito. Tama! Wala kayong makikitang sinuman sa taigdig na higit pa sa ugaling iyan ng mga Indyo. Gayun din sa masamang hilig at pagkasuwain. At sa kawalan ng pinag-aralan. Nasa bayo tayo ng isang Indyo. Ang mga babaeng yan, huwag kayong mag-alala. Hindi naman maituturing ni Santiago na isa siyang Indio. Bukod dito ay wala naman siya. At saka, kahit ba na naririto pa siya eh. Walang kwentang palapalagay lamang yan ng mga dayuhang bagong dating. Nakasisiguro ako magbabago ang inyong paniniwala sa loob lamang ng ilang buwan. Kapag masanay na kayong magdalo sa mga pista at sayawan, matulog sa kama, at makapagkain ng tinola. Para sa inyo ang pangitlo, alang-alang sa katandaan, sa katungkulan ng pamamahal.
alam. Hindi mo! Kayo ang pura sa pok na ito! Yamang pinag-uutos ninyo ang asasin. Hindi ko pinag-uutos! Ginoon tiniente, nasa lipunan tayo para sa simbahan. Ako po ang ito para sa inyo. Huwag na po, padre. Hindi po ba kayo sasali sa amin doon, Santiago? Aba! Huwag kayong tinindig! Alalahanin ng handa nito ay bilang pasasalamat sa Mali Berhel sa pagdating mo. Silbi mo na rin ang tinola sapagkat alam kong mataga mo na itong hindi natitikman. Ilang taon kayo hindi na uuwi? Mga 7 taon din po. Maaring nakalimutan niyo na ang Pinas. Malayo pong mangyari. Maaring nalilimot ako ng aking bayan, ngunit lagi ko naman siya naaalala. Anong ibig ninyong sabihin? Isang taon na akong hindi nakababalita tungkol sa ating bayan. Misto lang isang dayuhan na hindi nakakaalam kung kailan at kung paano namatay ang aking ama. Ah! Gayon pala! Saan naman kayo naroon at hindi nagpahatid ng kablagrama nang ikasal kami at kumabli kami sa Espanya? Ginang, nitong huling 2 taon ay nasa Alemania at Polonia Rusa ako. Na, nakilala ko sa Espanya ang isang Polakong taga Varsovia. Nagangalang Stadnitsky. Kilala niyo ba siya? Pwedeng kilala ko siya. Lamang ay hindi ko na maalala ngayon. Pero hindi niyo siya mapagkakaalaman. Kulay ginto ang kanyang buhok at masamang magsalita ng Kastila. Maganda nga po saan ang pagkakakinala niyan. Ngunit sa kasamang palad ay hindi ako nakapagsalita ng Kastila roon. Malibang na lamang kung nasa konsulado. Paano kayo nakikipag-usap? Wika po ng bansang kinaroroonan ko ang aking ginagamit. Marunong ba kayong mag-Ingles? Isang taon po ako nananahanan sa Inglaterra na kahalubilo ko ng mga taong Ingles lamang ang ginagamit. Alin po naman sa mga bansang sa Europa ang higit ninyong nagustuhan? Bukod po sa Espanya ay pangalawa kong bayan, ang alinmang bansa sa malayang Europa. Sa paglalakbay ninyo sa maraming bansa, anong pinakamahalagang bagay na nakita ninyo? Tungkol po saan? Halimbawa ay tungkol sa kabuhayan, lipunan, politika, relihiyon at iba't iba pang mga bagay. Bago ako maglakbay sa isang bayan ay sinisikap ko munang malaman ang kanyang kasaysayan o unti-unting pagbabago tungo sa kaunlaran ito. Nakikita ko na ang kasaganahan at paghihikahos ng mga bansa ay may tuwirang relasyon sa kanilang kalayaan o pagkakaalipin. Kung gayon ay may kinalaman iyon sa pagsusumakit o sobrang pag-iibig sa sarili ng mga ninuno. Wala ka ba nakikita kung di yan? Hindi dapat inaaksaya sa lapis sa mga napakaliit na bagay. Kahit munting batang nag-aaral ay alam yan. Mga Ginoo, huwag ninyong ipagtaka ang pagiging palagay ang loob sa akin ng dati naming kura. Ganyan-ganyan din ang pagpapalagay niya sa akin noong bata pa ako. Ngunit, pinasasalamatan ko rin siya. Sinasariwan niya sa isip ko ang mga araw noong ang kaniyang referensya ay madalas na nagtutungo sa amin at nakasasalo namin sa hapag ng aking ama. Ipahintulot ninyo ako ng paalam na ako, mga Ginoong at Gimak. Kakarating ko pa lamang at kailangan umalis din ako bukas. Marami pa akong dapat tapusin. Tapos na pinakamalagang bahagi ng hapunan. Bahagya na akong uminom ng alak. Ngunit para sa karangalan ng Espanya at Pilipinas ay iinom ako.
Huwag muna kayong umalis. Darating si Maria Clara. Sinundo siya ni Tia Isabel. Darating din ang banal na bagong kura ng inyong bayan. Nalaan ako dito bago ako umalis bukas. May dalilawin ako ngayon na hindi ko maipagpapabukas. Nakita niyo na? Yan ay kayabangan! Hindi matatanggap na mapagsalitaan ng kura. Ang palagay sa sarili ay edukado. Yan ang isang mga epekto ng pagpapadala sa Europa ng kabataang idiot. Kailangan nito ang pagbawal ng gobyerno.